guys, this is Jane. Hi guys. Ano ba sasabihin? Good morning. Guys, larong question. Hi guys, kumusta kayo? Yan, he loves me. She loves me not. Hi, my name is Carlo. No, I'm just joking. I don't know kung tandaan niyo pa yung commercial na yun ng Tender Juicy Hotdog. Nagsimula ang lahat sa eskwela. Nagsama-samang 12 sa kalokohan at sa tuksuhan. Hindi maawat sa isang isa. Madalas ang standby sa cafeteria. Isang barkada na kaysaya. Laging may hawak-hawak na gitara. Konting udyok lamang kakanta na. Kay simple lamang ng buhay nun. Walang mabibigat na suliranin. Problema lamang lagi kulang ang datong. Saan na napunta ang panahon? Saan nga ba? Saan nga ba? Itong tatang shortcut. Siyempre, yung paglalaro dyan, lagi ako sa aling pusa. Siyempre, yung naglalaro tayo ng taguan, lalo na pag brown out, sobrang saya. Ito sa mahal natin, hindi ko magiging. Itong sama natin, yung batang shortcut. Yung mga araw kami magkakasama, kahit saan kami pumupunta, yung mga kakulitan, yung paglalaro namin, minsan nag-aaway, nagkakabati rin naman. Ayang, samahan ng mga batang shortcut, noong kami ay maliliit pa. Ano nga ba yun? Marami kasi eh, pero specifically, yun yung time na tuwing magbabrown out, and then nagsasama-sama tayo sa gitna ng kalsada para magkantuhan, tapos maglokohan, di ba? And then pagdating ng midnight, around siguro mga 1 o'clock in the morning, lalabas ng kanya-kanya mga pagkain, kung anong meron sa bahay. And then sabay-sabay tayong na kumakain, di ba? Kumakain doon sa kalsada na mamahaw. Yung iba, I remember, nagdadala pa sila ng noodles. And then yung iba, sardinas. And then masaya na tayo, di ba? Napakadali lang ng buhay natin no, ng mga panahon na yon. Kaya yun siguro yung mga bagay na namimiss ko. Bawat isa sa amin tatay na nagsusumikap upang yumaman at guminhawang kinabukasan. Hindi ko tanda kung sinong makulit, pero si Tigoy kasi lagi natigil. And si Erwin, kasi talagang bully siya noong time na yun, ha? Parang ang yabang ng dating. Jason, pinakamagulit yan. Si Cray. Si Michelle. Kasi makulit siya eh, yun sa akin palagay. Actually lahat. Lahat tayo may kanya-kanyang katangian. Lahat tayo merong kanya-kanyang kakulitan. Pero one thing, parang si Dondon. Si Dondon, I don't know kung some of you guys are nare-remember niyo pa. Si Dondon, yung kapatid ni Lorna. Sa aking palagay, wala naman akong napipikunan na sa grupo. Kay Michelle, lagi kami nang nag-aaway ng bata pa ni Michelle, away pati kami niya. I've loved you ever since you are a friend of mine.
magpagkakasiwalaan. Jane. Kasi magpagkakatuwaan si Jane. At masikret ko. Normally si Joanne, yung mga sinasabihan ko ng sekreto ko noong time na yon. Wala, kasi wala naman akong sekreto, kundi siyempre, ate ko, si Joanne. Leo, minsan, minsan lang, si paring ulo, si paring pipen, pero minsan lang yun, hindi naman lang. Bale, si Annette at si Joanne na lagi ko sinasabi ng aking mga sekreto kasi sila yung pinakang close ko sa barkada, sa samahan, at sila yung pinagkakatiwalaan ko. Nun. Time to time naman, alam naman ng marami sa atin na ang pinaka best friend ko is si Erwin. Siya, halos marami kaming mga pinagsamahan, marami kaming mga hindi makakalimutan, kumbaga, sekreto niya, sekreto ko, and then crush niya, crush ko. Crush ko, si T-Boy. Kay T-Boy ako nagpapakute. Pero hindi niya ako napapansin. Buti pa si Leo napapansin yung pagpupulo ko. Si Andrew. Sino naging crush mo sa grupo at bakit? Si Eric Andaya. Kaya ko siya naging crush kasi siya'y mabait, tahimik, pogi. Madami. Si Inang crush ko yun. Siya lang sa plaza. Pero pumakati, kala mo, malalaman mo. Oh. Si Manny, crush ko yan. Meron kasi akong crush, kaya lang, kalam ko pata ni Joanne. Bukuin ba? Ano? Ang crush ko, walang iba kundi si Leo. Nakakahiyaman. Pero kasi tahimik. Ang gusto ko sa kanya, tahimik siya. At saka hindi mayabang. Ang crush ko nung kabataan ay si Erwin. Kasi si Erwin taos ng ulo. Tapos pag ngumingiti siya, kit ng ngiti niya, yun lang. Ang naging crush ko doon sa grupo ay si Jane, si Joanne, at hindi kasali sa grupo ay si Mona. Ayun, una si Prisita, nakrasan ko siya kasi wala lang. Siguro kasi nga siya yung una kong nakikita. And then what else pa ba? Pangalawa si Lenlen. Yun, nakrasan ko yun. Magkatapat bahay lang kami, no? Minsan nagsusulia, sinusulia pa ako lang siya doon sa ano. Katapat ng bahay namin kasi mataas yung bahay nila. What else? Who else? Si Jane, of course, yan. Si Jane naman, ano kasi siya, very tahimik siya, and then napakalinis niya magdamit. Every time na nakikita ko siya doon sa kanilang bintana, tapos na dito naman yung ano namin. So, always. Crush ko si Jane that time. And then si Michelle, kumanga din ako kay Michelle kasi malinis din siya magdamit, and then laging net siya. Hindi siya pa pwedeng hindi lalabas ng ano, ng walang pulbo. And then what else? Si Mabels, of course, si Mabel. Magkaka-S pa Mabels, no, si Mabel kasi Black Beauty siya. And then sa outside naman sa atin sa grupo si Gina. Ayan si Gina, kilala ni Erwin yon, kilala ni Alan yon, yun yung taga-Looban. So yun yung mga bagay, yun yung mga crush ko. So don't judge me.
just only a crush. Yeah. Anyways, joke lang. Magsama-sama tayo. Batang shortcut. So, syempre, gusto ko ulit maulit yung mga ginagawa natin noon. Mga naglalaro. Magkasama-sama ulit tayo. Kainan ngayon, inuman, tawanan, kantuhan. Kung pwede maglaro ulit. Diba? Ibalik ang kabataan. Forever, yung ating samahan, walang magbabago, lahat maging successful. See you soon. Thoughts and thinking. Okay, love you guys. Sana magkasama tayo ulit mga batang shortcut. At sana rin, kahit magkaiba man tayo ng mundo ngayon, sana wag tayong makalimot kung saan tayo nagmula. At sana ipagpatuloy natin yung ating nasimula na magandang samahan, at sana maging matatag pa yung samahan ng batang shortcut. At yun lang. Ang wish ko sa grupo, magtagal, good health para sa mga miyembro ng grupo. Success sa lahat ng ating mga kabarkada, katropa, kung ano naman yung karir na kanilang tinatahak sa ngayon. I wish you all the best, guys. So, salute sa inyong lahat, and thank you. Mabuhay kayong lahat.